Kuwait and Philippines, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait, and ngayon tunghayan po natin yung kwento sa isa sa mga estudyante namin na ngayon is tapos na sa kanyang Carson. So ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manonood. Hi everyone, this is Felina Lopez, which is I study here in ICSA, in Kuwait City, at computer secretarial po. Yes. Ma'am, ilang taon ka na dito sa Kuwait nagtatrabaho po, ma'am? Ano, nasa siguro mga 13 years na ako, pero pauwi-uwi lang din. Bakasyon, gano'n. Bakasyon lang, tapos balik din agad. So, sa tagal-tagal na, no, 13 years, isang dekada mahigit na. Paano mo siya naisipan, ma'am, na mag-enroll sa computer secretarial? Actually, noon pa naman dapat eh. Noon pa dapat. Kaya lang, na-stop lang siya kasi nung nag-corona. Nung before corona, dapat mag-ano na ako, ma'am. Mag-aral ka na or mag-enroll dito. Okay. Kaya lang nangyari kasi nung nag-pandemic nga. Na-stop yung plan mo. So kaya nung naisipan ko na ulit, kaya sinabi ko na mag-enroll na lang ako ulit dito. Yes. Ano yung reason mo, ma'am? Bakit ka nag-enroll sa computer secretarial? Kasi ang gusto ko kasi pag ano sa computer secretarial, gusto ko matuto sa ano sa computer systems, sa words, Excel at saka PowerPoint po. Kasi yun yung kadalasan na ginagamit talaga pag nagtatrabaho ka sa opisina or kahit sa personal work mo, kung sa office work ka nagtatrabaho, kasi yung Microsoft Word, Excel and PowerPoint, yun yung pinaka-essential ngayon na office applications talaga. So, sa ngayon, ma'am, natapos ka na sa course mo sa computer secretarial. Ano yung may changes ba? May impact ba na ngayon? Yes, tapos ka na? Yes po. Marami po akong natutunan. Ako sa paggawa sa words, yung mga shapes, yung paggawa ng mga CV, sa Excel, yung sa graphics, sa mga paggawa ng mga data, sa calendars, yung pag-ano. Yes. Oo. Yun, yung saka ngayon sa PowerPoint, lahat-lahat po ng mga slides, sa mga animations. Natutunan mo siya lahat. Natutunan po namin. Kasi dito sa PowerPoint kasi, tuturuan ka ng instructor mo paano ba gamitin yung smart art, paano ba gagawa ng slides, business presentation, di ba? Yung pag maggagawa ka ng mga animations, paano magsisit ng ilang minutes or seconds yung pag-change mo ng animation, di ba? Yun siya, yun yung matutunan nyo sa PowerPoint. So, sa Microsoft Word naman is yung matutunan nyo kung paano gagawa ng sa documents. So, like, paano ba mag-change ng font style? Paano ba mag-change ng colors, di ba? Paano maglagay ng shapes, mag-insert ng table? Yun yung sa Microsoft Word. And then, sa Excel naman, natutunan nyo din kung paano mag-total. Magtotal formulation and then paano ba maglagay ng code numbers sa mga mobiles numbers na for example naglalagay ka ng mobile numbers sa Excel, so paano mo siya lagyan ng code, country code, diba? Yung mga country codes po, so nalalaman na din po namin. Yan yung kagandahan dito kasi from basic talaga to professional level is tinuturuan kayo ng instructor niyo na gawin yun, diba? So, ano yung masasabi mo, ma'am, sa lahat ng mga kababayan natin na ngayon makakapanood or nanonood ngayon sa live na to? Wala akong masabi. Yung masabi ko lang sa totoo lang talaga, it's better talaga kasi kung marami tayong matutunan sa computer. Kasi kahit ano na lang, kung anong trabaho, pag nasa computer po, kung alam mo na lahat, hindi na mahirap sa'yo na gawin. Yes. Okay. Iba talaga, no? Iba talaga kung pag may idea ka. At saka parang confident po kayo na gumawa. Kasi nakakatulong siya, nagbibigay siya ng confidence sa'yo na, ay, kaya ko to kasi may skills ako. Kaya ko yung gawin yan. Kaya ko yan i-format lahat. gagawin ko yan siya ng design. Kaya ko yan. Kasi alam mo na kung paano yung mga techniques, paano yung para mas mapabilis yung trabaho mo, di ba? So, yun. So, para sa lahat ng mga kababayan natin, kung na-inspire kayo sa kwento ni ma'am, kasi, nung nag-start ka ba sa computer secretarial, may smear ka ng knowledge talaga? May background ka na? Yes po, pero hindi naman siya na natuto ako sa Word, sa Excel, at sa PowerPoint. Hindi po, pero ang systems lang po kung saan ako. Kung paano, yun. Pero alam na din po kung paano ako mag-open. Kung ano magamit. Pero at least ngayon is na-enhance na, yung knowledge mo. Mas marami ngayon. Mas malaki talaga yung natutunan ngayon. So, yes, yan. So, para sa lahat ng mga kababayan natin, kung gusto nyo din na magkaroon ng computer skills
Or kung gusto nyong i-enhance ang inyong computer skills, ayan. So, open for enrollment po yung ating computer secretarial course, which is matutunan nyo po dito yung sa Typing Master, Windows 11, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Ito po yung mga applications na kadalasan talaga ginagamit pag kayo is nagtatrabaho po sa opisina. Ayan, so bilang isang secretary, receptionist, or admin staff, office staff, data encoder, document controller, ayan. So, magagamit din yung skills nyo. And of course, yung skills nyo is nilalagay nyo din yan sa inyong certificate na patunay na meron kang skills sa paggamit ng computer, di ba? Ina-attach nyo yan doon sa ano nyo, sa resume nyo. So, makakatulong siya, makaka-attract siya na mas kukunin ka ng employer na yun. Kasi pagtingin niya pa lang sa ano, sa resume mo, ay marunong na siya sa paggamit ng computer, marunong siya sa Word, Excel, PowerPoint, di ba? Kasi yun yung isa sa factor na tinitingnan ng mga company kung meron ka ng skill sa paggamit ng computer. So yan, congratulations and thank you sa pagbigay ng yung kwento dito sa ano sa kwentong ICC. So baka may gusto ko bang sabihin. Ayan. Ay, magpapasalamat po talaga ako sa instructor ko kay Sir Ryan JDC. Thank you so much po. Masakit talaga yung ulo ni Sir Ryan sa akin pagdating. Pero sir, thank you so much. Yes, and so yan. So siguro alam naman natin na proud din si Sir Ryan sa iyo na yun. At least tapos ka na ngayon sa course mo. Kasi isa din siyang karangalan sa mga instructor namin. Na, salamat din sa ICSA dito. Thank you din po. Kasi nagiging tulay po kami para magkaroon ka ng panibagong opportunity, magkaroon ka ng knowledge and skills na yun magagamit mo in the future. And for sure, si Sir Ryan, kung makakapanood siya ngayon, is, alam mo, proud siya kasi isa din siyang achievement para sa kanya. Oy, yung students ko is nakapagtapos na, di ba? So, ano lang siya, parang vice versa lang siya. Ganun siya. So, yun, congratulations and thank you sa pagbigay ng inyong kwento dito sa kwentong ICACN. Yan. So, we wish you all the best of future endeavors, man. Hopefully, ayan, so marami pang mga eksan yan na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. And, yun, wag tayong sumuko po kasi lahat naman ng bagay pwede nating daanin sa alam mo yun kasi dahan-dahan ma-achieve natin yun. Basta wag lang tayong sumuko talaga. Oo, kasi kailangan lang talaga natin na mag-go forward kung ano man yung gusto natin ma-achieve. Kasi kung kung yung iisipin mo is negative thoughts. So, yung outcome is negative din. Pero kung positive yung iniisip mo, positive yung din yung outcome. Kasi parang napoprogram siya sa isip natin na, ay, kailangan ko itong gawin. Kailangan ko siyang tapusin. Diba? So, yun, kung may goal kayo, may pangarap kayo, halangan nyo lang siyang simulan. Andito po yung ICSA para maging katuwang ninyo sa pag-abot na yung pangarap. Yan, so maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa aming kwintong ICSA. Ayan, so ako po muli si Ms. Rachel at kasama ko si Ma'am Lynn. Ang nasasabing, ICC, your partner in success. Thank you and God bless. Thank you.